Tita, namumutla ka po. Ayos ka lang po ba? Tanong ni Charina na may halong pag-aalala. Sabik na naman ang batang si Charina dahil sa mga inaasahang pamasko na matatanggap mula sa ninong at ninang. Oh, saan ka naman pupunta? Tanong ni Christy sa pamangkin na si Charina. Punta pa ako kay Ninong Teddy. Sasabihin ko sa kanya malapit na ang Pasko. Baka nalimutan niya po eh. Natawang wika ng bata. Napakamot na lamang si Christy sa sinabi ng pamangkin. Ang Ninong Teddy niya kasi ang palaging wala sa tuwing sasapit ang Pasko. Pambihirang bata to, oo. Ayaw talagang pakawalan ang ninong niyang kuripot. Pabulong na wika nito. Masayang bumalik si Charina na dala ang pangako ng kanyang ninong. Sabi po ni ninong, ngayon Pasko po, bibigyan niyo po ako ng regalo. Sure daw yun eh. Sumang-ayon na lang si Christy dahil alam niya na umaasa lang ang bata sa wala. Sigurado na ba yan? Baka mamaya, bigla na lang mawala yan. Hindi po siya mawawala ngayon, tita. Kasi sabi ko sa kanya, pag umalis siya ngayon Pasko, hindi ko na po siya ninong. Aba, hoy, salbahe ka. Hindi yan magandang biro, ah. Napailing na lang ang dalaga. Pero sa kabilang banda, ay napapangiti na lang din siya. Kasi kahit na sa ibang bansa ang nanay ni Charina, nagagabayan niya ng maayos ang bata. Lumaki itong may takot sa Diyos. Pagkatapos ng hapunan, ay lumabas ng bahay si Christy. Iniwan niya sandali si Charina dahil kailangan niyang mamili ng maraming uling. Mahihirapan na kasi siyang makabili kapag sa mismong araw pa siya ng Pasko bibili. Habang naglalakad, ay may nakita siyang tsinelas ng isang bata. Wala naman siyang magandang dahilan para damputin iyon. Pero nang makita niya na tila ba may bahid ng dugo ang tsinelas na iyon, ay agad niya itong kinuha. Ano kayang nangyari sa batang may-ari nito? Nagtataka niyang tanong sa sarili. Binitawan na lang niya ang tsinelas. Alam niya naman kasi na wala rin siyang magagawa kahit ano pa ang nangyari sa may-ari noon. Ang pinagtutuunan lang niya ng pansin ay ang kanyang pamangkin. Nangako kasi siya sa kanyang kapatid na habang wala ito, aalagaan niya ng maayos si Charina. Pagdating sa bilihan ng uling, ay nagtaka si Christy kung bakit walang tao doon. Manang, pabili hong uling? Tawag ni Christy ngunit walang tumutugon sa kanya. Dahil nainip na ang dalaga, ay pumasok na siya sa bakuran. Sumilip siya sa bahay. Sa bandang gilid ng bahay ay may nakita siyang tsinelas ng isang bata. Nagkaroon na rin ng ibang kutob si Christy. Pagtulak niya ng pinto ay may nakita siyang isang bata nakahandusay sa sahig, duguan at wala ng buhay. Ang pangyayaring iyon ay ang dahilan kung bakit nabulabog ang nanahimik na baryo. Nagsumbong si Christy sa kinauukulan, saka nagmadaling umuwi ng bahay. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Nag-aalalang tanong ni Christy kay Charina. Ayos ka lang po, tita. Bakit ka nataranta po? Tanong naman ang bata. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay nang ikaw lang mag-isa, ah. Makikita mo sa mukha ni Christy ang labis na pag-aalala. Bakit po, tita? Basta, sundin mo na lang ako, dagdag pa ni Christy. Hindi niya magawang sabihin ang krimen na siya mismo ang nakaalam. Ayaw niyang ipaalam sa kanyang pamangkin ang tungkol sa batang pinatay sa loob mismo ng bahay ni Manang Romina. Malamang sa malamang, ang Manang ang pinaghihinalaan ng mga pulis. Nakita nilang may dugo ang kamay ng ginang. Isa pa sa nakakapagpatibay na si Manang Romina ang pumatay sa bata, alam ng lahat ng taga-baryo kung gaanong kagusto ng ginang ang pakikipag-usap at pakikisama sa mga bata. Iyon ang pinaka-pinanghahawakan ng lahat. Kaya noong mga sandaling iyon ay naging wanted ang ginang sa kanilang baryo.
Wala pang makitang dahilan ang mga pulis kung bakit iyon ginawa ni Manang Romina. Pero base sa haka-haka ay aswang daw ang ginang. Wakwak kasi ang tiyan ng bata at tila ba wala ng dugo sa katawan. Tita, kanina pong umalis ka po, meron pong dumating na babae. Hinanap niya si Mama. Sabi niya po, ninong ko daw siya. Hindi niya sinabi yung pangalan eh. Umuwi na po kasi siya. Sabi ng batang si Charina. Ninang? Tanong ni Christy. Matanggad po siya, tapos maputi po siya. Itim yung buhok. Basta tita, mas maganda siya sa'yo. Walang-wala ka po doon. Wika ni Charina. Mas maganda pa sa akin? Sus! Wala kang ninang na mas maganda pa sa akin. Kaya, baka hindi mo yan ninang. Napangisi na lamang si Christy. Eh, ba't kilala si Mama at si Papa? Sigurado kang kilala niya? Tanong ng dalaga. Alam niya po yung mga pangalan ni Mama po eh. Sabi daw niya, nagkahiwalay si Mama at si Papa. Baka ninang ko po yun. Baka hindi niyo po alam. Hoy, 6 na taon ka pa lang. Hindi ka pa marunong kumilala ng tao. Makaninang ka dyan porke magpapasko na. Itatanong ko yan sa mama mo kapag nakatawag ako sa kanya sa Maynila. Binaliwala na lamang ni Christy ang sinabi ni Charina. Ang tumatakbo lamang sa isipan niya ay ang nawawalang si Manang Romina. Kinabukasan ng tanghali ay may natanaw si Christy. May natanaw siyang babae na lumabas ng kanilang bahay at naabutan niyang tuwang-tuwa si Charina. Hoy, sino yon? Bakit ka nagpapasok ng ibang tao kapag wala ako? Ay, tita! Siya po yung ginasabi ko. Si Ninang Michelle. Ang bait niya po. Nagbigay siya ng regalo po dito. Wika ni Charina. Hindi mo nga yun kilala. Ni hindi ko nga rin kilala eh. Tapos, tatanggap ka ng regalo? Inis na wika ni Christy. Mabait po si Ninang. Ayaw niyo po sa kanya? Pang-aasar ng bata. Tumigil ka. Itatanong ko sa mama mo kung may Ninang ka bang Michelle ang pangalan. Muling lumabas ng bahay si Christy. Nakigamit siya ng telepono upang makausap ang kapatid na nasa Maynila. Maya-maya lamang, nakausap na rin niya ang nanay ni Charina. May Ninang ba si Charina na Michelle ang pangalan? Tanong ni Christy sa kabilang linya. Oo, bakit? Tugon ng kapatid niyang si Susette. Talaga? Bakit hindi ko alam? Maya-maya na lang ulit, babalik na ako sa trabaho. Walang nagawa si Christy kundi tanggapin na lamang ang katotohanan. Pagbalik niya sa kanilang bahay ay pinagmasdan niya na lamang ang pamangkin na masayang nilalaro ang regalo ni Michelle. Tita, natanong ko na po kay Mama. Nakangiting tanong ng bata. Nginisihan na lang ito ni Christy. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan nang napadalas ang pagdalaw ng babaeng si Michelle sa kanilang bahay. Wala naman talaga siyang problema. Sadyang wala lang talagang tiwala si Christy sa mga taong bigla na lang susulpot sa buhay nila. Charina, bibili lang ako ng merienda ninyo. Diyan lang kayo. Wika ni Christy at ngumiti na lang sa kanya si Michelle. Habang naglalakad papunta sa bakery, ay inakala niyang may nagsasabong lang sa kalye. Ngunit habang palapit siya ng palapit, ay sa kanya nalaman kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Nagtayuan na naman ang balahibo ni Christy sa kanyang nasilip. May nakita siyang isang bata, butas ang tiyan at simot din ang laman loob. Tatakbo sana pabalik ng bahay si Christy, pero naalala niya na may kasama naman ang kanyang pamangkin. Charina! Sigaw niya sa buong bahay. Alidali siyang pumunta sa kanilang likod ng bahay. Nakahinga ng maluwag si Christy
nang maabutan na pinapaliguan ni Michelle ang kanyang pamangkin. Pinaliguan ko na, amoy pawis na kasi, ang likot-likot eh, wika ng babaeng si Michelle. Ayos ka lang po, tita. Ano pa nangyari po sa'yo? Tanong naman ni Charina. Pilit ng ngiti na lamang ang pinakita ni Christy sa kanilang dalawa. Kinagabihan ay umalis na rin si Michelle. Wala na naman sa sarili si Christy. Sa mga nangyayaring kababalaghan sa ilang kabataan, nagiging tamang hinala na si Christy sa kanyang paligid. Kaunting kaluskus lang ang maririnig niya, pakiramdam niya ay nandyan ang aswang at nagmamasid lamang sa kanya. Charina, kapag kayong dalawa lang ni Ninang Michelle mo, wala ba kayong nararamdaman na kakaiba dito sa labas? Tanong ni Christy. Wala naman po, tita. Masayang sagot ng bata. Hanggang sa nasa hapagkainan na sila, ay walang ibang bukang bibig si Charina, kundi ang kanyang ninang. Makikita talaga sa kilos ng bata na masigla ito. Sa kabilang banda, natutuwa lang din si Christy dahil kahit paano, nababawasan ang paggagala ng kanyang pamangkin sa labas. Alas 10 na ng gabi nang magtabi na si Christy at Charina sa pagtulog. Nakaidlip ng dalawa, ngunit pagsapit ng alas 2 ng madaling araw, ay nagising muli si Christy. Hindi niya rin alam, pero pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanila habang sila ay natutulog. Tumingin sa bintana ang dalaga. Nagtaka siya kung bakit nakatabing ang kurtina. Tumayo siya para sana ayusin iyon. Pero mga ilang sandali lang ay may naririnig na siyang naglalakad sa taas ng kanilang bubungan. Mabibigat ang paa na dumadampi sa maninipis nilang yero. Bukod pa roon, tila ba may tunog ng paniki na nanggagaling doon. Pasimpleng kinuha ni Christy ang nakatagong itak sa ilalim ng kanyang unan. Dahan-dahan siyang lumapit mula sa bintana. Kinikilabutan man ay walang nagawa ang dalaga, kundi lakasan ang kanyang loob. Sino yan? Tanong ni Christy nang mapansin na tila may tao sa labas. Walang sumasagot sa kanya. Nang ilapit niya pa ang kanyang mukha, ay bigla na lang may lumitaw na kamay. Munti ka na siyang mahawakan. Mabuti na lang at nagawa niyang dapisan sa kamay ng itak ang aswang. Dahil doon ay dali-daling umalis ang aswang. Narinig ni Christy na tila ba nasaktan niya ang aswang na iyon. Kinabukasan ay nakita pa ni Christy ang mga dugo na tumulo sa labas ng bintana. Agad niyang inireport iyon sa kanilang barangay. Sumama ka muna sa akin. Tatawagan natin ang mama mo. Wika ni Christy sa bata. Agad din naman itong sumama. Habang papunta sila sa rentahan ng telepono, nakasalubong nila ang babaeng si Michelle. Nakasuot ito ng jacket. Tila ba lamig na lamig? Ninang! Tuwang-tuwa na sigaw ni Charina. Ngunit hindi pa man nakakalapit si Charina, bigla namang lumitaw si Manang Romina mula sa dilim. Agad na hinigit ni Michelle si Charina. Diyan ka lang! Huwag kang lalapit! Wika ni Michelle kay Manang Romina. Maniwala kayo! Hindi ako ang pumatay sa mga bata! Wala akong kinalaman! Hindi ako aswang! Sabi ng ginang na nanginginig pa ang boses. Hindi mo na kami maluloko! Marami ka nang nabiktima! Dagdag pa ni Michelle. Tita, bakit po? Ano pa nagyayari? Nagtatakang tanong ni Charina. Christy, dalian nyo at pumunta kayo ng barangay. Nandito ang aswang, sabi ni Michelle. Paano ikaw? Tanong ni Christy. Ako nang bahala, hindi ko siya papatakasin. Matatag na sabi naman ni Michelle. Hindi na nagdalawang isip pa si Christy. Kumari pa siya ng takbo para humingi ng tulong. Pagdating niya roon ay isinumbong niya agad ang nangyari. Nagmamadali ang mga barangay tanod
Sandali namang iniwan muna ni Christy ang pamangkin sa pangangalaga ng ibang nasa barangay. Pagdating nila sa kinaroonan ni Michelle at ni Manang Romina ay may nangyari ng karahasan. Nakahandusay ng ginang sa semento. Mayroon itong saksak sa tagiliran, ngunit wala na roon si Michelle. Sa pag-aakalang napatay na nga ang tunay na aswang, kinuha ng mga tanod ang bangkay ni Manang Romina. Pansamantala itong dinala sa barangay habang hindi pa nakikita ng mga pulis si Michelle. Tita, namumutla ka po. Ayos ka lang po ba? Tanong ni Charina na may halong pag-aalala. Tulala at balisa na si Christine nang makabalik sila ng barangay. Masyado na siyang nilamon ng takot dahil sa nangyaring kababalaghan. Hinaplos na lamang ni Christy ang buhok ng kanyang pamangkin. Kamusta po si Ninang? Tanong ulit ni Charina. Hindi makasagot ang dalaga sa tanong na iyon. Maging siya ay hindi rin kasi alam ang nangyari kay Michelle. May ilang nakapagsabi na baka raw kinuha ng ibang aswang na kasama ni Manang Romina. Dito ka lang muna ah. Makikitawag lang ako at kakausapin ko ang mama mo. Wika ni Christy at ngumiti pa ito sa pamangkin. Tumango lang naman sa kanya si Charina. Sinamantala ni Christy na nasa barangay sila para makihiram ng telepono. Tinawagan niyang kapatid na si Suzette. Ate, ano bang pagkakakilala mo kay Michelle? Bungad agad ni Christy sa kabilang linya. Si Michelle, bakit mo tinatanong? Basta, sagutin mo na lang. Dugtong pa ni Christy. Mabait naman yan si Michelle. Sobrang bait sa lahat ng ninang ni Charina. Sayang nga lang kasi maagang namatay. May sakit eh. Lumakas ang tibok ng puso ni Christine nang marinig ang sinabi ng kapatid. Patay na si Michelle? Tanong niya ulit. Oo, 6 years na rin nakalipas. Bakit ba? Hindi na nakasagot si Christy. Na isang malaking kalokohan lang pala ang nakita niya kay Michelle. Sa gabi ding iyon ay nagpasama si Christy sa mga tanod. Umuwi siya sa bahay nila at nag-impake ng mga damit. Nabuo agad ang desisyon niyang lumuwas sa Maynila. Dahil ang Michelle na kinakausap pala nila ay hindi totoong ninang ni Charina. Ang totoong aswang ay hindi rin pala si Manang Romina. Walang iba kundi ang nagpakilalang ninang ni Charina.